Ang sales ng farm since 2010 is 455 million pesos, pero ang pumasok na deposits is about 4.4 billion pesos. Na ikaw rin ang pumirma bilang chief financial officer. Sinko pa alam. Eh, yun na nga, dahil ikaw yung pumirma nito, dapat alam mo yung mga pinipirmahan mo. May nagsasabi po na sinave lang ng Guo family ang mga totoong Guo na nagbayad daw sila ng 200 million para makatakas si Alice. Alam mo, aware ba kayo doon? So hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam kung nasa kapatid mo? Hindi po talaga. Kaano-ano mo ba talaga si Alice Guo? Sabi daddy ko, kapatid mo? Kasi hindi siya tunay ng tatay ko. Hindi siya tunay na tatay. Anak ng yung kinikilala mong tatay ay hindi mo tunay na tatay. Opo. Sino po ang tunay na tatay niyo? Pwede hindi ako sasagutin kasi okay, dahil may kaso na po ako. Dahil may kaso kayo. Tama po na meron kayong parehong Chinese passport at Philippine passport. Ako po. Pero aware ba kayo na sa China hindi pinapayagan ang dual citizenship? Nagsinungaling kayo sa Philippine passport application nyo kasi na sinagot nyo doon na hindi kayo foreign passport holder at that time. Kahit na meron pa kayong at that time active Chinese passport, sino po ang tumulong sa inyo na makuha yung Filipino citizenship nyo? Hindi ko po alam. Paano nyo namalayan na nasa Pilipinas kayo? Anong first memory nyo? Paano kayo na nakarating dito? Sabi kasi ni Daddy, tulungan ko raw siya na business niya. Okay. Ngayon, sa 2005, Miss Sheila, tulad ni Alice, yung inyong delayed registration of live birth ay final. At final ni Angelito Guo. Opo. Yung parehong taong nag-file sa late registration ni Alice. So, 2005 yon. Ngayon, as early as 2008, ginagamit nyo na yung Philippine passport na yon para maglakbay. So, anong dahilan na nag-create ng Filipino identity para sa inyo? Para sa akin kasi, bigay sa akin ni Daddy, sabi niya, yun na yung passport mo na pag may punta sa travel o yun na ang gagamitin mo. So, hindi totoo na dito kayo pinanganak? Hindi po. Ako hindi. Okay. So, sabi nyo kanina, pagdating nyo dito 2001, galing kayong China. Opo. So, sa China din kayo ipinanganak? Ako po, opo. Kayo. Okay. Ang nakalagay sa birth certificate nyo, dito kayo ipinanganak? Opo. So, inaamin nyo na fake yung birth certificate ninyo? Hindi ko po alam kasi yun ang bigay ni Daddy sa akin. Okay. Bago kayo umalis ni Alice at dun sa farm, magkasama ba kayong nakatira doon ng matagal na panahon? Hindi po. Ganong katagal lamang? Hindi kami sama sa bahay eh. Meron ako iba sarili na tira. So hindi kayo sa hindi farm parehong nakatira? Hindi po. Okay. And then, sino ang kasama nyo, ninyo, Miss Sheila, sa farm? Sa farm, si Alice tsaka si Wesley po. Sino po? Si Alice tsaka si Wesley. Ah, okay. So si Alice ay nandun nga at si Wesley sa farm. Ganong katagal kayo ni na Alice at Wesley nandoon sa matagal farm? Na. Malami taon na po. Ilang taon na? Yung simula ko punta dito, nandun na siya eh. Mula 2001? Opo. Okay. And si Wesley mula 2001 yung din? Huli na ata eh. Huli na? Opo. Bandang anong taon na? Hindi ko matandaan eh. Okay. May iba pa bang mga taong bumibisita sa inyo doon? Sa farm? Bibisita hindi ko alam sa inyo kasi bihilang ako punta sa farm. Akala ko sabi nyo eh, sa farm kayo nakatira ng maraming ako taon. Ako hindi. Okay. Sila. Ako. Iba ang... Sa Bulacan na po. Sa Bulacan. Pag sinasabi mong farm Banban yan, no? Opo. Yun lang yung opo. Sinasabi mo basta farm Banban. Opo. Tapos saan ka sa Bulacan? Sa Marilao. Tumitira Marilao. Oo. Oh. So, yun dun yung warehouse na malaki na yun. Dun ba? Hindi. Iba pa.
Warehouse? May warehouse kayo dun sa may Marilaw eh. Na hindi ko alam. Hindi mo rin alam. Kasi, hindi ko po talaga alam. Kaya nga. Kaya sabi ko, gusto hindi gusto ko alam. Munang maintindihan mo na hindi po pwede na hindi ko lagi alam, tapos hindi mo alam, makukulong ka na, hindi mo alam, nadidiin ka na. Eh, wala akong magawa. Kaya nga, mas maganda na alam mo yun. Kasi kunyari, hindi mo hawak lagi yung passport mo. Kung ano yung gawin ni Alice sa passport mo, hindi mo alam. Nagbe-break na kayo ng mga batas. Oh, maliwala ako sa kanya eh. O kaya nga, pero hindi mo alam kasi nagbe-break na kayo ng mga batas. Kasi, yung certificate of life birth mo. Sa totoo lang po, mahina talagang loob ko. Kaya, sabi ko pag may ano na hindi kailangan ko alamin. Ayaw mo alamin. Ayaw ko alamin. So ayaw mo nang alamin kahit na tinutula ka na sa kumunoy. Hindi siguro. Hindi, ito na to, yung passport mo. Kaya gusto ko munang maintindihan mo na hindi po pwede na hindi ko lagi alam, tapos hindi mo alam, makukulong ka na, hindi mo alam, nadidiin ka na. Kaya, importante na alam mo na pag sinabi mong hindi mo alam, po pwede ka pa rin na maparusahan. Gusto ko lang maintindihan mo yun, no? Na pag sinabi mong hindi mo alam, kaya nga, dapat maintindihan mo yun. So, may kakilala ka ba? Meron kang nakikita? Sa? Na tao na pupwede mong malaman na sila yung talagang nagmamando nitong operasyon na ginagawa ninyo. Ah, hindi po. Simple lang ang buhay ko. Ang buhay ko lang, embroidery lang po. Hindi simple yung buhay mo kasi... kasi, opo, yun lang po. Kasi yung sa kanila, wala ko alam yung totoo naman. So wala kang pwede sasabihin. Pwede naman kayo magtanong sa ano ko. Hanggang doon lang ako. Eh, pero hindi mo hinahawakan ang passport mo. Hindi mo alam kung saan ginagamit yung pangalan mo. Sabi mo. So ang magulang nyo lamang si Guo Jianzhong. Opo. Sino po yung nanay ninyo? Sa born certificate si Amelia. Si? Amelia. Si Amelia na naman. Naku, matagal ko na pong hindi sa narinig yung pangalan niya. Sa birth certificate. Opo, pero sino po yung tinuturing yung totoong nanay? Ako po? Yes. O, sa China po. Sa China. Okay, so wala siya dito sa Pilipinas. Wala po. Alright. And may nagsasabi po na sinave lang ng Guo family ang mga totoong Guo na nagbayad daw sila ng 200 million para makatakas si Alice. Alam mo, aware ba kayo doon? Hindi ko po alam. Hindi po. Yung nanay mo, dun sa birth certificate, kasi yun daw ang sinasabi ng birth certificate, pero hindi yun ang totoong nanay ko. So, ibig sabihin nun, Sheila, hindi ka nagsasabi ng totoo. Kasi ang sinasabi mo, yun nasa birth certificate, hindi yung totoong nanay mo. Kaya yun yung muli, ipinapaalala ko sa'yo na hindi po pwedeng hindi mo lang alam. Dahil yung hindi mo alam, pupwedeng magdiin sa'yo na lalo kang maparusahan dahil ikaw ay lumalabag sa batas ng Pilipinas. Gusto kong maintindihan mo lang yun. Salamat. Okay. How can we fault her if her dad will say from now on, you are a Filipino citizen, you will use this? Your Honor, please, we have to understand. A tender lady, a tender girl of teenager being assured by someone, especially her foster dad, because Angelito Go is just her foster dad. So how can she not believe that kind of assurance, Your Honor? Now, how can we fault a girl who has been using those information for the past 20 years? I hope you understand, Your Honor, where she is coming. Madam Chair, that's the reason why we directly reminded the resource person, si Ms. Sheila Go, na hindi talaga po pwede na laging hindi ko alam, dahil kahit hindi mo alam, po pwede kang maparusahan. Ms. Sheila ay hindi na naging teenager since mga 2 decades ago, and kayang-kaya na pong sumagot para sa kanilang sarili. And in fact, Attorney David has just also admitted na totoong dumating lang si Miss Sheila dito mula sa China at in effect, take yung birth certificate niya kasi dun po nakalagay, dito siya ipinanganak. But she will speak for herself in this hearing as she has been speaking. Salamat po. Salamat, Attorney David. I understand, Your Honor.
alis go ba talagang kapatid mo o sa birth certificate lang o sa papel lang o tunay na kapatid mo siya? Sabi daddy, kapatid ko. Biological, talaga bang kapatid mo si Alice Go? Kasi, tama si Alice Go, kapatid mo. Tapos Sheila, sabi kasi ng NBI, naglabas na sila, no? Inassertin nila na ikaw, si Sheila Go, ay actually Chinese national na ang pangalan ay Zhang Mier. Alam mo yun? Pwede ko hindi sasagutin kasi may kaso na po ako. So, hindi mo alam kung si Zhang Mier ka? So, maaari, Madam Chair, na siya nga, dahil sabi ng NBI, inassertin nila na itong si Sheila Go ay si Zhang Mier. So, salamat ho, Madam Chair. Salamat, Sen. Joel. Okay. Sige. Tatalo naman ako sa iyong... Sabi niyo kanina, narinig ko nung tinanong ni Senator Risa na si Guo Jiang Jong, hindi niyo biological father. Hindi po yung tunay nanay. Hindi, tatay. Tunay, hindi mo tunay na tatay yun. Sino ang tunay na tatay mo? Pwede po hindi ako sasagutin. May kaso po kay sagot, di ba? Okay, pero hindi yan ang tunay na tatay mo. Ah, hindi po. Okay, si narinig ko rin si Lin Wenyi, hindi mo rin tunay na nanay. Hindi po. Okay. So si Alice, hindi mo siya tunay na kapatid? Hindi po, pag ganyan. Hindi kayo related? Hindi kayo tunay na magkapatid? Ah, opo. Hindi kayo biological na magkapatid? Opo. Okay. Dumating ka dito in 2001? Po. Tama? From China? Tama? Tama. Okay. 16 years old ka nung dumating ka dito? 17 o... 16, 17 years old. Okay. Sino kasama mo nung dumating ka dito? Ako lang po mag-isa. Ikaw lang mag-isa. And sino nag-imbita sa'yo nung papunta dito sa Pilipinas? Sino ang nag-imbita sa'yo na pumunta dito? O sino nagdala sa'yo? Sino ang mag-ano ako dito? Si daddy. Si pupunta si dito. Si Guo Jiang Jong. Okay. Okay. And paano mo nakilala si Guo Jiang Jong? Kung hindi yung siya ang tunay. Yung father niya, tita ko. Yung father niya? Partner. Partner niya? Opo. Tita ko. Tita mo. Sino ang partner niya? May pangalan na doon. Si Lin Wenyi? Opo. Si Lin Wenyi? Opo. Ang tita mo si Lin Wenyi? Opo. Okay. Okay. So nakilala mo si Guo Jiang Jong through Lin Wenyi. At ang sabi kanina, narinig ko rin, ang sabi, inibita ka pumunta dito para magtrabaho sa negosyo nila. Opo. Tutulungan mo ko. Tutulang. Anong sinabi niya? Ano ang trabaho na gagawin mo? Embroidery po. Embroidery. Anong exactly na trabaho? Anong exactly na gagawin mong trabaho sa kanila? Ikaw ba magpapatakbo ng makina? Ikaw ba? Anong... Malunong ko. Malunong ko lahat. Okay. At... Sampon, protection, lahat po. Yun ang trabaho mo sa kanila? Opo. Okay. Saan yung planta ng embroidery? Ano po yung planta? Saan yung lugar ng embroidery? Saan yung planta? Yung lugar... Bulacan po. Saan? Sa Malilaw, Bulacan. Sa Malilaw, Bulacan. Yung anong pangalan ng embroidery? QJJ po. QJJ Embroidery. Okay. Aside from QJJ Embroidery, meron ka pang ibang trabaho o ibang responsibility sa... Wala po. Wala na? Yan. Ito yung mga kumpanya na related sa mga Guo. Yan. At lahat ito merong may pangalan ka diyan, no? At meron kang lahat meron, no? At merong naglagay ka rin ng pera diyan sa mga yung equity participation, yan yung pagmamay-ari mo doon sa mga kumpanya. At yung trabaho ko lang embroidery po. Eh bakit merong mga ganito? Hindi ko po alam. Yan, merong sa embroidery, may farm. Diba? At if a-flash rin namin yung pinirmahan mo as corporate secretary. So, ibig sabihin, may mga dokumento kang pinipirmahan. May PMA ako, pero hindi ko matandaan kung kailan, ano, PMA ako. Pero may pinipirmahan ka? May PMA ako, pero hindi ko alam kung may ganyan ka lang. Alam mo ba kung anong trabaho ng corporate secretary? Hindi po. Alam mo kung anong trabaho ng treasurer?
Hindi po. Bakit ka pumiperma kung hindi mo alam kung anong mga trabaho nito? Iiabot lang sa akin, PMA, tapos PMA ko na po. Eh bakit mo naman pinipermahan? Sabi nga kanina ni Senator Joel, itong perma na ito, katunayan, katibayan to na kasali ka sa mga activities ng go-related families. Diba? Yan ang ano, pwede mo sabihin hindi, pero ang evidence sa perma mo eh. Yan ba ito ba yung mga pinermahan mong dokumento? Hindi ko matandaan kung anong PMA ko. Pero may pinipermahan ka? Opo. Okay. Dapat mag-ingat ka sa mga pinipermahan mo dahil patunay ito na kasali ka doon sa mga corporations nila. Opo. Diba? At kahit sabihin mo hindi mo alam at hindi yun ang dahilan na hindi ka masasali dito sa mga activities ng Go family. Si Alice Go is kanina sabi mo kanina tama ba? Malapit ka sa kanya pero hindi kayo nakatira sa isang lugar. Papa. Gaano kadalas mo siyang nakikita si Alice Go? Minsan siya uwi. Minsan pupunta ako sa kanya. Okay. Pero bihila lang po. Okay. And then alam mo may pogo, 'di ba, sa Bamban? Alam mo ba 'yon? Alam ko. Alam mo. Ano ang kanyang papel doon? Anong hindi kanyang ko alam. Ang alam ko lang may ano doon. Pero hindi ko alam kung at pogo ba 'yon o ano 'yon, hindi ko alam. Hindi mo alam. Pero alam mo kay Alice Go 'yon. Ay, hindi ko alam. Hindi mo rin alam. Sino pa sa mga kapamilya mo ang involved sa pogo? Si Guo Jiangjong, your father, involved ba siya sa pogo? Hindi po. Hindi siya involved sa pogo? Wala naman ano siya tungkol dyan. Wala siyang alam sa pogo. Si Alice Go? Wala rin po. Hindi siya involved o hindi mo alam? Hindi ko alam. Hindi mo alam kung involved siya. Okay. Si Cassandra Ong, kanina narinig ko nung tinanong ni Senator Risa, kailan nakilala mo lang siya sa Malaysia? Opo. Hindi mo siya dito nakilala sa Pilipinas? Hindi. Pangalan na ang narinig ko sa Pilipinas. Okay. Paano mo narinig? Anong narinig mo tungkol sa kanya? Kay Wesley po. Anong sabi ni Wesley? Mukhang girlfriend niya ata. Mukhang girlfriend? Mukhang girlfriend o girlfriend niya? Okay lang yun. Wala din man iligan ang girlfriend. Girlfriend niya. Okay. So, inamin ni Wesley sa'yo na girlfriend niya si Cassie. Si Cassie. Pero hindi pa ako nakita. Okay. Anong involvement ni Wesley sa Pogo sa Porak? Hindi ko alam. Nasabi niya ba sa'yo? Hindi po. Si Wesley ba involved sa Pogo? Hindi kaming kwento kung sa trabaho, ganyan, wala. Kaya hindi ko alam. Kwento lang niya, love life niya. Oh. No, 'di ba? Kwento niya sa iyo yung ano eh, 'di ba si Cassandra. So okay. Matagal na ba sila, alam mo ba? Hindi. Hindi ko alam. Okay. Noong February 11, 2024, Sheila Go, Alice Go, Wesley Go, Catherine Cassandra Lee, Ong at Warren Wu magkasama sa flight. Hindi first time kayo magkakilala. Kasi kanina narinig ko, sabi mo first time kayo nagkakilala sa... Diba? First time kayo nagkakilala sa Malaysia. Opo. Sabi mo, naririnig mo lang yung name niya. Pero dito, sa flight details, meron kayong physical interaction nung February 11. Pumunta kayo sa Taipei. Opo. Tama? Kalimutan ko lang po siguro. Anong ginawa niyo sa Taipei? Travel or negosyo po. Or... Travel po. Travel? Opo. Okay. Madalas kayo bumiyahe. Mm-mm. Tama? Pag may punta siya, may time ng bansa na tama may oras din ako, iaya niya ako. Kasi wala akong masyado kaibigan. Tapos sabi ni Daddy, pag kaya, sasaman ko na lang siya. Family members mo, may nakwento about Pogo? Wala po. Wala sila na? Wala. Ano lang, mga design, shipment, mga trabaho. About negosyo? Nakwento niya ba about negosyo? About the embroidery business? Embroidery business. Nakwento niya? Baboy, ganun lang po. Tsaka yung farm business niya. Okay. Ano yung mga nakwento niya tungkol sa embroidery? Wala. Kung marami gawa, kung turi-turi ba yung production. Malakas ba ang negosyo ng embroidery? Tama lang po. Ha? Tama lang. Tama, anong ibig sabihin tama lang? Kumikita ba? Oo naman. Oh.
Kumikita siya? Opo. Malaki ba ang kita? In a year? Okay lang. On the average, in a year, anong kita? Hindi ko po alam yung ang kita kasi ang alam ko lang yan sa protection. Hawak ko lang yan sa protection. Pero ikaw ang treasurer. And CFO, sabi nga ni Senator Risa. Hindi ko alam eh. Ikaw ang treasurer and CFO. Papakita namin mga pinirmahan mong treasurer and CFO. So pumirma ka rin as treasurer, pumirma ka rin as CFO. Treasurer yan, no? Ay, mga perma mo. So, kaya dapat mag-ingat ka sa pinapermahan mo dahil sabi nga ni Senator Joel kanina, baka kumunoy na yung papunta. Opo, sa sunsunod po, maingatan po. Hindi, pero ito nangyari na eh. Pero sa'yo ba itong mga signatures? Opo. Sa'yo yan lahat? So, alam mo, so tanong ko, kumikita ba yung embroidery business or... Alam ko meron, pero hindi ko alam kung ano kalami, ano kalaki o ano, hindi ko po alam. Yung farm business, kumikita ba? Yun na, hindi ko alam. Pero ikaw rin ang CFO eh, di ba? Hindi po. So ano, pag binibigay sa'yo, perma ka lang ng perma? Opo. Parang nung sinabi sa'yo, naaalis na tayo, palabas ng Pilipinas, sumakay ka lang ng barko? Opo. Ganun, parang, ganun lang, wala kang opinion, wala kasi kang... Kasi siya mas maalo siya sa akin, kaya sumusunod ng ako talaga. Sanay na po ako. Oh, but yan ang ano mo, yan ang statement mo. Pero sa dokumento, iba. So yun ang pinaka-negosyo nila. Pero nakita namin doon sa financial statements, hindi kumikita yung farming, hindi rin konti lang yung kinikita ng farm, hindi kumikita yung embroidery. At nakita namin na kahit na lugi siya, ang laki ng perang pumapasok dito sa mga korporasyon na ito. Hindi ko alam po. Papakita ko sa iyo ha. Ang sales lang ng embroidery is 29 million pesos. Tapos kumita lang siya ng 1 million pesos since 2013. Pero ang pumasok na pera is 576 million pesos. Na ikaw ang treasurer at chief financial officer. Hindi ko pa alam. Eh, yun na nga, dahil ikaw yung pumirma nito, dapat alam mo yung mga pinapermahan mo. Ang sales ng farm since 2010 is 455 million pesos. Ang kita niya is only 1.4 million pesos. Pero ang pumasok na deposits is about 4.4 billion pesos. Na ikaw rin ang pumirma bilang chief financial officer. Aking hinala ko, yung mga perang pumapasok dito, hindi dinideklara sa gobyerno, dinadala ito papuntang Bamban para ipatayo yung Pogo Hub. Hindi ko po alam. Pero ikaw yung nakaperma eh. Sentro ka sa mga activities ng Go Family. Ngayon parang klaro na, Madam Chair, na ginagamit itong mga Go-related family businesses, ipasok yung pera at dalin sa Bamban. Dahil hindi ma-justify sa benta nila eh. Pumasok 4.4 billion pesos. So, how do you justify that? No? Aside from the human trafficking issue, malaking money laundering activity rin ang nangyayari sa atin ngayon. At in fact, mas malaki yun dahil hindi na de-detect ng ating gobyerno. Nakita rin namin yan. Kaya gusto namin malaman ngayon sa AMLAC na saan na yung kaso dahil ilan hearing na pinapangako sa amin na magpa-file na ng money laundering case, pero nasaan na yung money laundering case? Senator Sherwin, nasa holding area lang, pero papunta na yung AMLAC resource person.